talaga kaya pala kay Luis. Hi guys! Welcome to Lucky TV! Hindi lang basta-basta Lucky TV to. Ito ang napaka-espesyal na Luis Listens kung saan ang kasama ko ay ang isang Makateang ilong at isang mga nagpapasaya sa atin araw-araw sa napakaraming shows ng ABS-CBN, the one and only, Miss Melay Cantinero. Hi Melay! Hi Kuya Lu! Kasama mo dyan, na-miss kita, na-miss kita, Kuya Melay. Kuya Lu, na-miss ka namin din, Kuya Lu. Parang paiyak na nga kami nila, Jenica, nag-uusap kami sa'yo, Kuya Lu. Pwede bang kami na nang maging asawa mo? Ha? Melay, kibigan mo si... Nag-guest pa si Mrs. nung huli. Jesse, sorry, Jesse. Char-char lang, Jesse. Kasi na-miss Kuya Lu. Melay, unang-unang tanong, kamusta ka na? Kuya Lu. Ay! Parang inuubo ako. Actually, may sakit siya. Nung ilang mga araw ng lucky day, nung mga pangatlo, tapos nag-message sa akin, sabi niya, Kuya Luis, okay lang ba? Sabi niya na mag-absent muna ako, di ba? Oo, kasi paalam talaga kay Kuya Luis, kasi siyempre talagang, alam mo yun, si Kuya Luis ang leader namin at lagi talaga siya nag-comfort sa amin ba? At sabi po, Kuya Luis, ayoko talagang mag-absent, pero kasi para akong aso doon na pagkatahol na tol. Ano ito na kaysa, ayoko na. Ibumuputok na ubo, plak, plak, plak. Yung may plema talaga, kaya sabi ko, ay, naku. Pero tapos nag-family day naman siya. Yes, kita ka family day. Naman siya. I miss you. Si Melay kasi, alam mo yun, kumbaga, isang tao na sobrang, kahit hindi kami nagkakasama ng dati pa, pero nung nagkasama kami sa It's Your Lucky Day, dahil nirequest ko rin eh, din si Melay, kumbaga mas na-appreciate ko ang galing niya. Ikaw nga ang aming idol, Kuya Luis, sa mga hosting talaga. At ikaw ang idol talaga ng lahat, Kuya Luis. At nagkataon na Melay, wala na akong mga tanong, kaya marami sila. Ay! Kuya Luis, nandito ako para sa movie ko, Kuya Luis. Mahawa ka na. May movie ka pa sa lagay na yan. Pero eto tanong ko, si Melay kasi, lahat ng gawin mo halos nagte-trending. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo, grabe pag-usapan, millions or millions of views. Nung sumali ka ba ng PBB, naisip mong magiging ganyan si Melay Cantiveros, si Jason, pati yung mga chikiting? Wala talaga, Kuya Luis. Okay, talagang honest talaga. Siyempre, ang artista talaga noon, dapat ka nang mistisa, gwapo. Talaga. Hindi ko nga ma-imagine na magkasama tayo, Kuya Luis, at magganito ang usapan natin kay isa ka sa mga crush talaga ng campus namin sa eskwelahan dati. Bakit? Sinabi ko na eh. Tapos yung, wala talaga kasi hindi ko nga maisip na mag-artista ako eh. At hindi ko rin maisip na yung mag-trending-trending, yung pamilya. Nakakatakot kasi pag mag-trending, di ba? Oo. Dati, i-trending ka. Akala mo kung ano i-trending sa'yo. Dati. Yung mga kung mag-trending ka, may ginawa kang hindi maganda, may scandal. Yan ang nakakatakot mag-trending. Kaya hindi ko talaga pag may sinabi, trending ka po, tuy, anong ginawa ko? Oo. Ano pang nangyari? Bidyuhan ba? Gumaganon talaga ako. Baka nabidyuhan yung kuha namin ni Jason. So sabi ko, ano ba yan? Yun pala, may mga trending pala din na maganda yung kagaya niya, mga nakatawa. Tapos yung mga tao din, ginagawang kalokuhan talaga ang buhay namin. Kaya sabi ko, sige, maraming salamat naman at dahil sa inyo. Sino ba nagsabi sa iyo na sumali ng PBB? Ako talaga ang nakakatawa sa barkada, Kuya Luis. Oo, may ganun talaga eh. Sa barkada talaga, may isang clown, kadalasan merong heartthrob, at kadalasan may, sorry for the term, may tanga. Ay! Ang totoo! Mabot tayo maglokohan, meron talaga sa barkada. O clumsy, may ganun din. Ako yung joker, Kuya Luis, sa barkada namin. Tapos, wala akong pera, pero nililibre talaga nila ako. Nag-amot-amot sila ng libre. Ang tawag sa aming barkada is Pretty Beauty Girls, Pretty Beauty Girls. Alam mo, sa haba na sinabi mo, wala ako naintindihan. girls lang naintindihan ko. Preview Girls. Preview. 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 Girls. Girls. Pretty Beauty Girls. Haba. Pinahaba talaga namin kasi parang wala naman sa mukha namin yung beauty. Kasi nagkaroon ng cover yung Preview Magazine eh, ng mga It Girls. Oh, parang mga ganun. Sila ba yun? Sina Anne, sina Solen, sina Georgina. Yun ang mga peg namin, mga barkada namin. Ayan. Okay, yan. So, kaya lang talaga ako. So, nililibre talaga na okay, Luis, para maka-attend lang sa barkadahan. Sa mga party. Kasi hindi pwedeng wala ako kasi kaya malungkot ang kanilang gala namin. Ako ang kinukuan talaga nila. Uli ka na. So, itong audition sa Jensan, ayoko. Babalikan ko lang. Bago mo ituloy yan, yung sa kwento na yan. Sabi mo nga lahat sila nag-aambag para lang makapunta ka sa mga party-party. Yes. Bakit ba? Gano'ng kasimple
ang buhay mo noon na yung mga ganung bagay eh kailangan may mga nag-aambag ba para sa iyo? Ang wala talaga kay Luis. Umabot talaga sa point doon na yung pamilya namin, medyo mayaman naman kami noong mga kuan, yung mga kinder pa kami. Uh-huh. Pero kasi na mga ininvest ng papa ko na nawala talaga kasi parang nahuli sa Indonesia yung aming bangka. Doon na kami umabot sa point na kung ano yung nasa bulsa lang ng parents ko, wala mga bangko, walang ganyan. Uh-huh. Kung ano lang yung nasa bulsa niya, kung nanakawin mo pa yon, talagang wala nang matitira kami. Ubus. Ubus talaga. So, yun ang umabot kami sa ganun na point sa buhay namin. So, wala talaga kapira-pira. Sinong kahit mamasahe ka lang, walang pamasahe. So, kahit anong, ano yung pinaka parang luho nyo nun? Kumbaga, ano, kasi syempre, kung pagkain, basic yan. Ano yung pinaka na-e-enjoy nyo nun na bukod sa yung basic necessities? Ang luho na talaga namin nun, kapag makainom kami ng soft drinks. Yun yung soft drinks, paglinggo kasi after simba, bibili ng soft drinks, yun pero the best talaga. Parang birthday niyo na. Parang birthday niya. Parang heaven na talaga kay Luis. Tapos pag yung pang soft drinks nilagay sa cellophane, tapos may straw, tapos gagano'n. Tapos hawak-hawak mo lang na gano'n. Tapos titingnan ka talaga ng kapitbahay, mang mayaman, lagi siya. Ganun yun. Yun na yung simple joy ninyo. Yun na yung pang mayaman sa amin talaga. Kasi parang kami lahat ng mga kapitbahay, parehas lang ang level eh. Walang yung, hindi ka naman maiinggit, hindi ka naman masi-self-pity, kaya parehas na naman ang laban. Kumbaga yung mga chinelas namin, may mga butas na sa, dito sa ganito namin. Mas napupudpud pa yung paake sa yung chinelas. Oo, napupudpud pa. Kasi paubos ng paubos na yung chinelas. Pero walang ganun nagsi-self-pity, bakit parehas napudpud ang mga chinelas? Ganun. So, ganun talaga, simple. Pero, talagang nililibre ako ng mga classmate ko, eh, mga kaibigan ko, Kuya Luis. Eh, ito, may audition sa Jinzan. Ayokong sumali. Kasi nga, kuan ako eh. Sa Jinsa ko kasi ako president ako sa college. Oh, okay. Sa so, tawag, 'di ba kunwari magaling ako sa ganun. Pag sumali ka bang ini-interview kasi gusto mong sumali sa PBB, tapos iiyak na 'yung mga ini-interview kasi gusto kong iaho ng pamilya ko sa kahirapan. Awa, ayoko magmakaawa kasi siyempre, kunwari may pride ako na hindi ako kawawa. Kasi president ako eh. Sabi naman barkado ko, sumali ka na ba sa audition ko? Ayoko na sumali. Sumali ka na sa audition. Bakit ba? Feeling mo naman matanggap ka. Sabi ng mga barkado ko, 'yung binuhat kanila. Tapos ilalaglag mga pisti talaga kasi sumali na lang ako. Ganun. Pagsali ko, Kuya Luis, pasok na ako sa audition. 35,000. Basta nakalimutan ka, 35,000. 35,000 ha? Sumali. 349 ang number mo. Alahapon ako pumila na interview ako 6, 7pm. Didiritso yan hanggang 15 na audition yan. Anong pakiramdam mo na medyo nakakausad ka kada audition? Kasi yung iba, pagkatapos nun, wala ng text, wala ng kahit ano. Yung bilang, kunwari, Miss Cantiveros, pasok ka sa next round. Tapos sa next round, tapos nung nalaman mo na papasok ka na ng bahay ni Kuya, ano pakiramdam? Wala akong pakiramdam masyado kay Luis kasi hindi na ako nga gusto din magpumunta ng Manila. Hindi nga ako, ignorante ako ba? So, kung makapasok lang kayo, nire-respeto ko lang yung mga barkada ko. Ito na nasa level 14 ako. Mga piling kayo. Yung parang ginagawa ko lang ba yung mga ganyan ko lang? Kasi nga, pakisama na lang yung ginawa mo. Pakisama na. Alam ko naman na hindi talaga ako mangkuhan talaga. Ma-feeling ko. Finally, yung sinabi ng papasok ka na talaga. Hindi pa ganun kay Luis kasi nung araw na yon, yun lang, ikaw lang ang top 5 kayo. Iba pa yun sa mga ibang lugar. Pupunta ka pa ng Jensen kaya meron ka pang... Ang daming audition ng PBB, ha? So, nung finally talaga na binigyan ako ng susi ni Anuska. Anuska yung sa PBB. Talagang nasabi ko, is this real? Napaganon talaga ako. Ba't napa-English ka na? Okay. Ano ba ang mga sinabi mo na? Is this real? Tapos ang sagot naman ni Anuska, Zakarabo ko. Hindi pa siya English. Parang yung ibang language pa. Tinabla pa yung effort mo. Tapos? So yun, sabi ko, my God, makakapasok na talaga ako sa mind ko. Doon tumula sabi nga, ay, totoo na pala ito. Undoy pa yun. Time pa yun ng undoy. Okay. Nandito ako lahat ng mga lumikas na lahat. Ay, Lord, salamat, Lord, sa blessing mo, Lord. At nung pagpasok ko nun, the rest is the history. Tapos yung eventually mo nga, babalikan ko lang, I'm sure lahat na nag-interview sa'yo tinanong, nung ikaw na yung big winner, nung narinig mo na ikaw, ano ang unang-unang mong naisip? Nag-blurred ang paningin ko, Kuya Luis, sa totoo lang. Kasi ang dami din mga paspa. Confetti. Hindi talaga yung tweet, sparkle. Oo. Yung parang paputok. Oo. Yung pyro. Psss. Napasok pa ako, Kuya Luis. Tapos parang sabi ko, nag-blurred ang paningin ko na, totoo ba ito na nanalo ako? Uy, million ba yun? Piso lang nga natin sa amin, big deal na ko. Oh my God. Tapos binibigyan ka ng mga price, di ba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang price. Hawak mo lahat yun. Tapos yung mga gift ko. My God, Lord, grabe naman. Deserve ko ba? Tulad, matatanong mo pala talaga kung deserve mo. Yung talagang mag-i-stop ang buhay mo, mag-i-stop ang ikot ng madumatay mo. Tapos yung mga tao, ano, kilala na nila ako.
Yung parang ganoon, yung talagang... Anong hindi alam ng mga tao tungkol sa PBB? Kasi nag-host na ako dati. At I'm sure lahat ng kakausap ko ng housemates, ang iniisip kasi ng mga bashers ng PBB, scripted lahat. Ay, hindi, uy. Diba? Yun ang binabato nila sa PBB eh. Mm. Oo. Anong hindi alam ng tao kung gaano ka stressful sa loob ng bahay ni Kuya? Stressful talaga. Ako, ang blessing in disguise lang sa akin, Kuya Luis. Bakit? Dahil galing ako sa ang hindi talaga social na pamilya. Dahil nung nasa loob ako ng bahay ni Kuya, in-enjoy ko yung mga facilities. Oo. Bago sa'yo lahat yun eh. Oo. Mga kuan, unlimited na ganito. Kasi sa probinsya, bago ka magsaksak, dadaldalan ka muna, yung mga kuryente natin! Bago ka magsaksak. Dito talagang unlimited yung enjoy mo sa mga kuan. So, ang aircon pa lang, diba? Nakalibre ka rin ng rent doon at saka aircon at saka pagkain. Ang hindi nila alam doon, walang script doon. Sinasabi lang nila na scripted dahil doon sa mga love team, hindi oy. Dahil pag nasa loob kayo ng bahay ni Kuya, Kuya Luis, kayo lang ang nakikita-kita, pwede talaga kayong ma-in love sa isa't isa. At pwede niyong ma-appreciate ang isa't isa. Dahil kung baga, sinasabi ko nga dati, ang nangyayari sa bahay ni Kuya, pwede kayo bigyan ng sitwasyon. Uh-oh. Pero kung paano kayo magre-react sa sitwasyon, hindi na hawak yes. yon ng PBB. Tama yung sinabi mo, Kuya Luis. Parang yun ang sinasabi nilang script. Uh-oh. Kasi siyempre, may mga writers din doon na minamasid yung mga ugali namin. Tapos parang tingnan natin kung kakana ba to sa ganitong sitwasyon. Pag bigay ng ganun, kung ikaw, gagano ka agad. Doon na-prove talaga na tuloy-tuloy na. Sabi nga ni, Melay, na dahil sa loob ng bahay ni Kuya, nakahanap siya ng pag-ibig. Katunayan, nakita natin ang sobrang kulay ng buhay pag-ibig ni Melay. So, kumusta? Ano yung binabalikan niyo ni Jason na alaala sa PBB house? Ang binabalikan namin ng alaala doon, Kuya Luis, yung tawanan namin. Kasi nagsimula kami ni Jason na friend eh. Kaya hindi naman talaga, kaya sinasabi ko doon sa It's Your Lucky Day, kung nagkita kami sa kanto, Kuya Luis, hindi talaga kami mainlap. Baka nagkasuntukan. Nagkasuntukan pa kami. Magmurahan pa kami sa isa't isa eh. Pero talagang dahil nagkita kami sa PBB, nakilala namin ng malalim ang isa't isa. Good and bad. Good and bad, at na-accept namin ang isa't isa. So talagang doon na start ang inlaban at talagang kiligan. At sabi ko nga doon sa PBB, pumasok pa yung ex mo. Pumasok yung ex ko si Roy. Tuna din kami, the Tuna capital city of the Philippines. Magkaibigan pa kayo ngayon? Magkaibigan kami ngayon. Pag umuwi ko na dyan, minsan na-invite namin sa mga party-party. Anong pakiramdam na nagkaroon nga nung love triangle? Kasi naalala ko nga eh, nag-date pa kayo, tapos si Jason, selos na selos, di ba? Saan ang pakiramdam na yung aspeto ng buhay mo na yon? Eh, yun yung pinag-uusapan ng buong mundo. Kuya Luis, babae pala ako. Doon ko napatunayan. Kasi talaga, alam ko naman na babae ko, pero doon ko napatunayan. Kasi yung pag-break up kasi namin ni Roy, Kuya Luis, sobrang, siya ang pinaka-first break up ko talaga na nag-blurred yung paningin ko, hindi ako makakain, nagpayat ako, talagang hindi ko... Nung nag-break kami, yun ang pinaka... Grabe. Lowest point mo. Lowest point ng buhay ko talaga. Pero nung nakita ko na parang pumunta siya, tapos andun din si Jason, parang sabi ko, parang pinag-aagawan ako ng siya. Pero hindi naman siya nag-aagawan kasi may asawa naman na siya nung time. Okay. Kumbaga, pumunta lang siya to a closure. Closure para kay Jason. Pero nung nalaman mo na selos pala si Jason, ano ang pakiramdam? Siyempre kinilig ako, pero sa pagmumukha nun, hindi naman papahalata yun sa selos niya. Pero yung may pagayong ganun lang siya na mukha niya, may mukhang addict talaga din kasi yun. Hindi naman, mukhang taga-kanto kasi. Pero alam mo yung parang kinilig ako na dun pala nag-start yung kanyang kwan sa akin, yung kanyang amor sa akin. So parang feeling ko dun talaga na, ay, may gusto din pala siya sa akin kasi parang nag-selos siya kayo. And siguro kaya nag-work si Melay at si Jason, magkaiba yung personality ninyo. Sobrang magkaiba. Ikaw, personality mo, binabato mo, yung energy mo. Si Jason, very reserved na tao, tahimik. Minsan siya pa'y nahihiya pag nagkukulitan kayo. Ano ang hindi namin alam tungkol kay Jason? Siya lang ang nagpapatawa sa akin ng sobrang tawa na maluha-luha ako. Di ba ako nagpapatawa ako sa mga tao na sabi na natatawa daw sila sa akin, pero pag si Jason ang magkuhan sa akin, Kuya Luis, yung tawa ko talagang maluha-luha ako. At siya lang talaga ang nakakakuan sa akin ng sobrang tawa. Kasi iba yung kiliti niya na nakukuha sa akin eh. Oo. Iba naman yung tawa sa isa. Kware. Pero yung talagang joke niya sa akin, yun ang talagang grabe ang tawa ko na hindi mabibigay ng kuan. Ng ibang mga lalaki, mga kinikilig-kilig ako, hindi. Pero siya, mamatay ako kakatawa. Kasi may mga time na ginagawa sa akin na talagang, oh my God, gumagano ko sa akin.
ano yung mga ginagawa na yan, Lelay? Lelay, maraming mga batang na nanonood, hindi naman kailangan i-muestro pa. Sabi mo kasi may ginagawa. Lelay, wag na natin pag-usapan. Kaibigan ko na si Jason, ano hanggang kami. Kung ano yung mga ginagawa niyo sa mga pribadong moments niyo, iwan na natin. Kay Luis, ba't kumawa yung mga cameraman? Parang may ginagawa. Ewan, ikaw lang sabi. Pinajoke-joke niya ako ba? Kaya tumatawa ako, Kuya Luis. Nagigigil ako sa iyo. Ano ang pinaka-highlight mo naman bilang isang magulang? Anong pakiramdam mo na yung mga bagets mo? Ganun din. Parang hindi ko, alam mo Kuya Luis, talagang mag-ingat ka kay Peanut. Hindi mo namamalayan na nakikita mo sarili mo kay Peanut. Ganun, hala, ako pala yan noon. Magaganon ka talaga Kuya Luis, hindi mo alam na bakit na nga lumalabas tong ganito. Kasi ako, hindi ko naman tinuro. Ang tinuturo ko sa kanila, iba. Oo. Ganito, maging behave, ganito, maging prim and proper na girl. Ay, lumalabas ang pagkamilay. Kasi na-observe niya. Aside sa na-observe niya, nasa jeans din siguro niya. Oo. Tapos yung mga ugari din ni Jason na yung bibig niya, ay siya naman ara eh. Yung mga ganun-ganun niya. Alam mo, my God, si Jason yan ha. Parang tumataas yung balahibo namin. So, alam mo, lumalabas pala talaga sa anak yung mga ginagawa natin. Oo. Na hindi natin alam na. Hindi, alam mo kasi kanina ko pa na-interview si Melay, tapos ang tagal ko rin nakasama. Sobrang tagal kita nakasama sa It's Your Lucky Day. As in, kumbaga, doon na tayo lumaki. Alam mo, Kuyo, parang panikada na ito. Oo, eto na yun. Hindi, pero nung pinag-usapan natin yung mga anak mo, iba yung ngiti mo. Iba talaga ko. Diba? Kaya mas na-appreciate ko. At sigurado, ganun din naman si Jason. Pero so far, ano yung pinaka naging lowest point ng career mo? Kung masasabi ko is yung nagbuntis ako kay Mela. Lowest point? Okay. Lowest point yun. Kasi mas pinili kong magbuntis sa anak ko kaysa piliin ang career. At piliin ko rin na harapin ang cameraman na ito. Parang napakalungkot ng cameraman. Hindi kasi, nung time na yun, Kuya Luis, sabi kasi nila na pag mabuntis ka nung time namin, ganitong edad natin, na pag mabuntis ka, wala ka na sa artista. Di ba maraming ganun? Nag-iiba, hindi ka na pwede. Kasi hindi alam ng lahat, si Melay dapat talaga ang ipapartner kay Daniel Padilla. totoo yun. Inamin mo yan sa It's Your Lucky Day. Totoo lang, bago nabuntis si Melay, ang talagang gagawa ng napakarami. Muntikan nang hindi mabuo ang Katniel. Oo. Kasi ang mabubuo talaga is kayo ni Daniel. Well, Luis, baka magmabas tayo dito sa interview natin dahil sa mga Katniel. Pero yun talagang pinaka-lowest part ko, Kuya Luis. Kasi sinabihan ko na si Ma'am Mariol ng Star Magic. Sabi ko, Ma'am Mariol, pwede mo na kami tanggalin sa Star Magic. Inunahan ko na. Oo. Sabi ko, kaya parang hindi na kami mag-expect kung nandun pa ba kami. Ay, bakit Melay? Sabi ko, di ba pag mabuntis, Ma'am Mariol, wala na rin sa Star Magic. Ay, no! Mag-stay ka lang, maghintay ka lang bumalik. At doon ako umuwi ng Jensen, doon ako nagbuntis, at doon ako nanganak. Yun yung lowest, ano yung highest? Ang highest... Tito Boy na anong angulo ko kamukha si Tito Boy? Ayan, bibigyan ko na konti pagkakataon yung mga tao. Lagyan niya ng picture ni Tito Boy dito. Wala, Kuya Luis. Hindi ko na alam sa bibig ko bakit ako nauwi. Kasi parang nasanay ako pag seryoso na usapan. Parang nagina si Tito Boy ang kausap ko. Ano yung highest? Highest ko is yun. Itong kuan ko, magandang buhay, itong It's Your Lucky Day, itong season ko na to. Ito ang masabi kong highest talaga. Gano'n mo na na-enjoy ang It's Your Lucky Day? Sobra kong na-enjoy na talaga. Alam naman natin, Kuya Luis, na talagang matatapos naman tayo talaga. Uh-oh. 12 days. Uh-oh. Pero siya, marami kasi tatanong, ba't umiyak-iyak pa sila? Siyempre, iiyak talaga kami kasi wala namang nakaka-ready sa goodbyes. Aww. May mga ganun bagsakan lang. Hindi, kasi kami ni Jenica, nag-usap kami. Ano mo, sobrang love talaga namin si Kuya Luis? Kasi si Kuya Luis, talagang in-arrange niya kami ng yung mga heart namin na mag-enjoy kayo, huwag kayong ma-pressure, mag-kuan tayo ito, magpasaya tayo ng mga tao. Yun ang aming naramdaman, yung si Punks. Kay Luis, sa mga sila Robbie D, sila Shaina, at sa mga staff. At hindi natin siguro inaasahan na mag-work din yung pamilya natin na yun. Yes. Akala natin, kumbaga, kung siguro ang iba, iisipin lang na racket. Di ba? 12-day racket lang to. Oo, hindi. Pero sa atin, talagang kumbaga, ginawa nating programa natin. Alam mo, Kuya Luis, sobra akong na-touch talaga. Nanood ako nung absent ako eh. Nanood talaga ako. Sobra akong na-touch na sinabi ni Ate V. Nasabi niya, walang may karapatan. Kasi may mga basher naman talaga. Sabi natin, walang karapatan na manira at kanang awayin kayo. Dahil magpasalamat pa sa atin. Dahil talagang sinalo natin sila na wala namang ibang magsasabi nun kundi si Ate V lang. At nakuha niya yung puso natin na marami tayong mga personal na life. Marami tayong pwedeng gawin sa buhay natin sa 12 days na ganyan. Pero inialay natin para talagang matulungan din ang showtime at matulungan ating kapamilya network na matuloy itong 12 days o pagpapasaya. Kaya
thank you so much, Ate B. Hindi ako nakapagpasalamat ka, Ate B, kasi absent talaga ako noon. De, actually, nung nandun si Mami, pinapatanggal ka niya. Ah! Sabi niya kasi, anak, total total wala na si Melay. Sabi niya, anak, ba't hindi mo ituloy-tuloy? Pumalit na lang ako. Ano? Oh, eto Melay, marami ang nagte-trending kasi may mga ginagawa kang social versus di-social na challenge. Magbibigay ako ng mga scenario ng mga social. Papakita mo rin sa akin kung paano ang social versus hindi social. Okay. Paano mag-order sa restaurant muna ang isang social? Excuse me? Can I order this kind of a food? Social! Iisipin mong yayamanin yung bumibili ka ng building every 3 days. Oo. Yung talagang ginawa mo lang hobby yung pagbili ng mga restaurant. Pero pag hindi social, paano mag-order? Isa nga. Ay, may ganun pa no? Kasi natatanggal pa na. Natatanggal pa ng tingin. Paano mag-social? Mamili ng mga luxury items. Excuse me? I have the code 101. Excuse me, I'll get 3 of these. Paano pag hindi social? Ano mo, pa-discount naman. Sipin mo, nasa Louis Vuitton ka o sa Rolex, pero tumatawad ka. Alam mo, palalabasin ka ng buhay doon talaga sa Rolex. Paano magtanong ng mga directions kung sakaling naliligaw ka pag social? Excuse me, excuse me, sobrang respect. Can I use your ways? Social na pa, Waze. Paano pag hindi social? Kuya, saan mo? Alam mo ba kung saan nakatira si Manang Bilay? Kasi doon daw nakakukuha yung mga kuan doon eh. Yeah, pag social kasi sa Waze eh, di ba? So, wait, baka mali yung na-enter ko. Pag hindi social, Manong, patanong lang. Saan ba dito yung ganito? Doon ba? Tapos kasagot ni Manong doon, oh. Pag doon, malayo yun. Eto, paano mo hihingin yung bill pagkatapos mong manglibre kung ikaw ay social? Gagano'n ka. Siyempre, mayaman ka, dami mong nilibre. Gagano'n yun yung nakita natin sa mga TikTok, di ba? Mahaba. Paano pag hindi social? Hugas na ako ng plato dyan. I-reserve mo na yung kusina sa akin. Chipin naman tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ka ba? Mag-abag tayo. Okay, last na lang. Ito ang gagawin ko. May mga chant kang ginagawa eh. Ho-oh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 -
Hello, Boma. Hello, Boma. Boma, Boma. Kung gagawa ka ng chant para sa akin o hindi kaya chant para sa It's Your Lucky Day, para sa akin na lang, ano yung chant na gagawin mo? Chant ka para sa'yo, para pwede mo tong kantahin kay Peanut Kuya Lu. Papa Papalu. Papa Papalu. Parang pampairi lang. Parang tumatay. Kasi para tumay si Peanut. Kapag ginagano'n yung likod niya, ganun ba? Kasi kung nari siya, saan mo ako? Papa Papalu. Melay, I love you very much. I love you. And sabi ko nga, ulitin ko kagaya nung sinabi ko kay Melay, sinabi niya actually nung last day namin, is nung binubuo namin kung sino yung makakasama sa It's Your Lucky Day, sinabi ko kay Melay na nagsama-sama tayo, hindi dahil gusto ko lang kayo makasama. Hindi, ang sinabi ko is kailangan ko kayo dahil naniniwala ako sa galing ninyo magpasaya ng napakarami. Sobrang down to earth talaga pagkasabi niya sa amin. Thank you, Kuya Luis. I love you. I appreciate you. Sobrang kami appreciate na kami ang pinili mo, Kuya Luis, at mahal ka namin. Lagi mong isipin kami nila, Jenica! Talagang, siyempre. So, grabe kami, isang sabi mo lang, go kami. Si Jenica na-interview ko sa vlog. At sabi niya, napakalaki ng influence mo sa kanya sa pagiging isang host. Anong pakiramdam mo? Sabi niya, kung hindi dahil sa'yo, eh kumbaga, hindi siya magiging ganun ka-comfortable doing You're the Boss, pati yung Lucky Day. Salamat partner, Jenica, dahil talaga na-appreciate niya ako. Pero alam mo, Kuya Luis, apakagaling ni Jenica. Nung una ko pa lang nakita, nagkasama kami. Parang ang tagal na niyang host. Nung nakasama ko sa You're the Boss, ang galing niyang magkabatuhan, ang galing niyang mag-share ng ideas niya. Ang kailangan lang talaga ni Jenica is yung comfortable siya sa kasama niya. Uh-oh. Yun lang talaga, lalo na sa It's Your Lucky Day, yun ang susi, tas naging comfortable sa Kuya Luis, kami lahat ng mga kasama sa, yun ang pinakasusi, para malabas niya ang galing niya, kasi si partner kasi, kaya ako laging nakaalalay sa kanya, may anxiety kasi, ay, nilabas na sa interview, hindi man sa interview niya, yung may pagka-anxiety kasi siya, Kuya Luis. So ako, lagi ako naalalay sa kanya para hindi siya makahondon. Para
Black ba lang tayo? Napansin mo sa Israel, laki na ginaganap ko. Yes. Nalalabanan na niya. Kaya sabi niya sa akin, alam mo, babe, parang nag-gumagaling daw yung anxiety niya sa It's Your Lucky Day at sa Your Lupus. Kasi parang hindi na niya kailangan pang mag-inhale, exhale. Parang nagagamot siya ng normal lang, ng dahan-dahan. Nag-i-enjoy lang kasi siya. Kasi nag-i-enjoy siya kasama tayo. Kuya. Ibig sabihin kayo, paano, Melay, may ginagawa ka rin napakaganda para sa mga susunod na henerasyon. And feeling ko yun yung point natin. Nakakarami na rin ako ng taon sa industriya, ikaw nakakarami na rin. So feeling ko ang obligasyon natin. Eh kung ano man yung natutunan natin, sinabi ko rin to, is na papasa din ikaw natin. Ikaw yun, Kuya Luis. Ikaw ang pinaka-una-una dyan sa amin. Kaya ginagaya ka lang namin kasi ikaw man ang very generous sa mga spot sa mga artist. At sana, sa lahat din ng mga nag-enjoy sa It's Your Lucky Day, eh sana lahat tayo magdasal na magtuloy-tuloy. Katunayan, si Melay ay may malupit. Yes, Kuya Luis. Congratulations sa inyo dyan. Bukas na po. At ito na November 15 na ang Ma'am Chief Shakedown in Seoul, Korea. Kasama ko si Jenica Garcia, Karil, at saka Alora Sasab. Ang Bernadette Allison, Enzo, Almario, Dustin Mayores, and then Stella Gui and Manel Cimidal. Kasama din yan si Pepe Herrera at saka si Derek Altantay. At si Lee Sunggi, kung Korean. Lee Sunggi at saka Dojihan at Yuju. At marami pang iba, panoorin niyo po yan kasi kung gusto niyo mabigyan kayo ng hope ba sa malungkot na buhay ninyo, 2 hours lang! Melay, nananahimik lang sila. Bakit mo in-assume na malungkot ang buhay nila? Malay mo, masaya silang nanonood ngayon. Malay mo, ang ganda ng pamilya. Bigla na lang, ay, malungkot pala ang buhay ko. Ngayon, binigyan mo sila ng problema. Pinarealize sila. Eh, di manood sila. Manood sila. Manood sila ng Ma'am Chief ngayon, November 15. Shakedown is directed by Derek Kring Kim. Under Pop Studio. Hindi ko na lang sasabihin, pero nagkataon, hindi ko sabihin kung alin doon, pero dapat kasi may chance na makakasama ko correct. Si Melay sa pelikula. Ma'am Chief na ito. Nung tinawagan lang ako, last minute na correct, makasama sana. Pero that would be fun na makasama sa project. I love you. Melay, salamat I wish nothing but the best para sa'yo. Sabi ko pala kung sinasabi sa pamilya mo, at marami ka napapasaya. Darating ang panahon na magkakaproblema ka pa. Darating ang panahon na, totoo naman, wala naman. It's very true. Darating ang panahon na yung lowest, sana naman hindi. Pero kumbaga may darating kang mga araw na hindi maganda gising mo. Pero just know bago ka matulog na marami kang napapasaya. Ayun, congratulations. Thank you for watching, Luis Listens. Bye, guys. Bakit ba naiyak ng ganyan, Melay? Kaya Luis, hindi ko na kasi kaya. Ngunin? Hindi ko kasi talaga in-expect na... Ano? Hindi ko talaga kaya pala, kaya Luis. Expect na ano? Nakanina pa yung interview. Bigat pala ng paa mo kaya inaapakan mo na ako. Nagigigil ako sa'yo, kaya Luis. Hindi mo sinabi sa akin. Jesse, maawa naman yung interview namin. Buong talaga yung paa na kay Luis. Nasapa ako na. I love you. Salamat kay Luis. Na-explain ko kasi talaga ina-interview tayo one-on-one.